Mga bagong Guinness record na itala sa iba't ibang panig ng mundo. Higanteng lantern sa Hong Kong gawa sa recycled na bote ng tubig. At may 1,000 siklista umarangkada sa EDSA para ipanawagan ang pagkalinga sa kalikasan. Yan ang patok na balita ni Rod Macenas. Imbis na kotse, napuno ng mga nagbibisikleta ang EDSA. Meron pang naka-costume. Mahigit 1,000 ang lumahok at nagbisikleta ng 14 kilometro para isulong ang mas malinis na pampublikong transportasyon sa Metro Manila. Ipaalam sa publiko ang tungkol sa climate change at ang kahalagahan na bigyang proteksyon ang Arctic region. Bahagi ito ng ice ride na ginanap sa mahigit 100 lungsod sa 36 na bansa. Sa Hong Kong, bantay kalikasan din ang tema. 7,000 recycled na water bottles ang ginamit para mabuo ang higanteng lantern na ito. 10 metro ang taas at 20 metro ang lawak. Ginawa ito para sa selebrasyon ng Mid-Autumn Festival kung kailan napakabilog at napakaliwanag ng buwan. Nang tapos na at inilawan, nagmistula itong higanteng disco ball. May nakasabit ding mga ilaw sa loob na gawa pa rin sa mga bote ng tubig. World's smallest roadworthy car at world's largest motorcycle. Ilan lamang ito sa mga bagong naitalang Guinness World Records. 5 metro ang taas ng motorsiklo sa Italy, habang 2 feet lang ang kotse sa Texas. Nandyan din ang world's smallest dog sa Puerto Rico. 3.8 inches lang at kasya sa inyong palad. At ang nakakamanghang contortionist na ito mula UK, na may hawak ng 3 records, kabilang ang pinakamabilis na backbend walk. Para sa Bandila, Rod Macenas. Kapapasok lang na balita, patay na ang suspect sa pamamaril sa loob ng Navy Yard sa Washington, kung saan hindi baba sa 10 ang sugatan. Ayon po yan sa isang federal law enforcement official. Wala pang detalye kung paano napatay ang suspect. At nakikiramay din tayo, no, sa pamilya ng ating ABS-CBN reporter na si Julius Camba. Alam mo, iniwan niya ang kanyang 7-month-old na baby. Oo, 29 lang pala siya, sis. Napakabata. 29 years old. Ano ba yung dahilan ng kanyang pagkamatay? Nagkaroon ng aksidente. Oh, oh. Galing siyang tree planting. Oo. Oh, oh. At hindi na siya nakarecover dun sa aksidente na. Alam mo yung memorable stories niya? Siya yung gumawa ng story, yung babae nung bagyo. Mm. Yung tapos niya yung dinala, sa baha, yung dinala nung baha. Pagragasan ng Cagayan River. Siya yun. Sakay hindi ko siya makalimutan dahil katukayo po siya. Oo nga, katukayo. Julius Camba. And everybody, you know, everybody has a story about him. No, magaling-galing. And most of them are very good stories, di ba? Mm-hmm. Well, our condolences to the family. You have our love and prayers, ika nga. Oh, ito naman mga kapamilya, sa happy news naman. Oh, 99 days na lang, Christmas na. Malapit na. Sarap. Oh, malapit na ang Pasko. Yan po isa na namang araw ng ating pagbabalita. Isang araw na bahagi na ng kasaysayan. Sa ngalan ng ating bayan, sa ilalim ng nag-iisa nating bandila.